Masamang biro na nauwi sa pagkakaaresto. Ganyan ang nangyari sa apat na kabataan sa lungsod ng Valenzuela. Ang kanilang kalokohan, nagpatay-patayan ng isa, habang yung iba naman ang taga-video at taga-upload sa social media. Yan ang tinutukan ni June Veneracion. Ikinaalarma ng mga residente at mga dumadaan ang laman ng sako na ito na iniwan sa gilid ng kalsada sa barangay Paso de Blas, Valenzuela City noong Linggo ng hapon. Pero nang buksan. Kaya ganyan-ganyan kayo. Isang buhay na lalaki pala ang laman. Bahagi lang ito ng prank o panluloko ng isang grupo ng mga kabataan. Yun nga lang, may nakakita sa kanilang mga responding pulis. Arestado ang lalaki na nasa sako at tatlo pa niyang kasama na nakapwesto raw di kalayuan at nakaakmang magve-video habang natitinginan ng mga tao. One of the suspects, we found out na vlogger na sa YouTube. At alam naman natin, siyempre, pag vlogger, may kita na yan eh. Sa views niya na kumikita sila dyan. Nakiusap ang apat na kabataan na huwag ipakita ang kanilang muka. Ang prank ay para raw sana sa kanilang YouTube channel. Pangwalong video upload na sana yun, kung hindi lang nabisto ng mga pulis. Yung isa po namin kasama, nakasako, kunwari lang po humihingi ng tulong. Hindi po talaga dapat patay, hindi po ganun. Humihingi lang po ng tulong. Tapos titignan po namin kung sino po yung tutulong, ganun. Tapos yun nga po, yung dumating pulis. Prank gone wrong. Na-inspire daw sila sa ibang vlogger, kaya naisipan din nilang gumawa ng mga gimmick. Humingi naman na po kami ng tulong. Pauman din. Babala ng mga pulis, wag na wag gagayahin ang pakulo ng mga nahuling kabataan na may edad 19 hanggang 20, mga edad na bawal pang lumabas ngayong panahon ng general community quarantine. Dahil sa nabistong prank dito sa kulungan ng bagsak ng apat na suspect, naharap sila ngayon sa reklamong alarm and scandal at paglabag sa lockdown protocol. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.